Nasira itong mini freezer ko. Kailangan ko ma-check yung loob. Make sure na naka-unplug siya para hindi ka makuryente. Now, i-remove ko yung parts dito. This is a relay. Yeah, start compressor relay. Unplug all terminal. Isang tip lang, bago nyo tanggalin yung terminal nitong ano, compressor, kailangan mo nalang picturean para hindi ka malito once na kinabit mo ulit, pabalik. Kailangan mo sa picturean. Ayan, pinicturean ko na. Ito po, para in case na hindi ko alam kung paano pagkabit pabalik at baka ma-trouble ako dahil you dealing with electricity. Kailangan mo picturean kung ano yung para doon ito sa mga slot na to para hindi ma-mix up kasi delikado nga. Okay, so i-remove ko na itong terminal rito kasi meron na akong picture niya. Hindi kasi ito tumatakbo yung compressor, wala siyang kick-in. Pag inunt ko, hindi na siya nagko-continuous na mag-run yung compressor. Nagsya-shutdown automatic. So, kailangan gawan to ng mapalitan tong relay. Suspected ko talaga relay to eh. Kasi dun pa lang sa pag-kick nung ano, hindi na niya kaya. Kung ng compressor, hindi na siya nag-run continuously. So guys, ito yung loob niya. Parang meron siyang something na round shape, parang magnet. Ngayon, dudukutin ko kung ano problema nito. So guys, ito lang ang laman ng relay. Itong parang mga terminal na to, tanggalin ko na. Yan. Ah, ito pong isa. Yan, ganito lang kadaling tanggalin to. Ngayon, ito. Kung nakikita nyo, para siyang may deposit. Dirt deposit. Parang, ano to, parang size ng dime o 10 cents. Ngayon, gagawin ko rito, kikis-kising ko siya. I'm gonna use this just to scrub the dirt from here. I'm gonna use this panliha or paper sand. I'm going to use this one, the electrical contact cleaners. It's already clean. Next, I'm gonna clean itong metal plate kasi meron nga siyang burn. Babrush ko. The next one also have to clean. Then I will spray for this one electrical contact cleaners. Okay, so everything clean. For this one, I saw some dirt deposit on it. Yeah, there's a deposit here. That's why there's no contact or electricity. So hindi siya nagra-run yung compressor because of dirt deposit na collect niya. Trying to do is to clean them. Let's see if it's work because I don't have replacement. So I'm gonna put back together.
So, tignan natin kung gagana siya. There you go. Nalinisa ko na itong relay. Okay, I'm gonna try to put back again. Let's see kung mag-work. Make sure na naka-unplug itong wire to sa outlet para hindi tayo makuryente. Wiring. Okay, lalagay ko na sa compressor. So okay na, nag-run na siya. Ang gagawin ko, ibabalik ko lang 'tong mga cover. Ito 'yung mga cover. Pero make sure na naka-unplug. Okay, susubukan ko na. Naikabit na lahat. Pero bago to ilagay, itong cover na to, dito, kailangan check-in ko muna. I-run ko muna siya. Narinig yung compressor, nag-work na siya. So, itry lang natin i-run hanggang sa mag-yelo siya. Mga about 30 minutes. Babalikan ko mamaya kung talagang successful yung ginawa ko. Ma-under na siya. Ma-under na yung compressor. As in, kuma-under na. So, wala na akong problema. But, hintay ko ng 30 minutes na mag-yelo kung talagang successful itong paglinis ko doon sa pag-use ko ng old parts relay. The finale. After 30 minutes. Oh, I feel ice cold. Oh, it's ready to use. Thanks for watching. Hope you like it.